Kasama sa karapatan ng bawat tao ang pagkakaroon ng disente at maayos na bahay. Ito ay nagiging silungan at proteksyon ng pamilya sa mga panganib dulot ng kapaligiran. Ito ang nagsisilbing munting bahay ng pamilya ni Mang Ronald. May kumuha sa akin doon sa Bulacan nga maging caretaker 2015. Doon na kami nagsimula nagtira sa Bulacan. Tapos nung bininta na nila, sinabi na ako nung anak ng may-ari na umalis na kayo doon sa ano namin kasi bininta na namin yan. Nag-decision na kami nga dito na muna magtira muna para pagka ano, maka-enter yung mga bata doon, alam nga nilipat dito, dito na lang. Sabi ko nga, napaka-tigas naman ang loob ng may-ari na to. Kahit mo lang magbigay mo lang ng konsiderasyon sa pagbantay ko sa lupa nila. Kasama ang apat na bata, nasa isang taon na rin silang nagtitiis sa ganitong sitwasyon. Ano lang, nilagyan nga to ng ano, kasi tumutulo to. Nilagyan ni Mrs. ng ano, ng sako, bubong, para malo yung tulo. Kagabi dito, nung malakas ulan, tumulo nga siya. Kaya umurong ko dito ng ano, yung malapad na ano, pintuan, din ako natulog. Sila dito, sila. Lima sila dyan. So. Nais ni Mang Ronald na maipagawa sana ang kanilang bahay. Ngunit kapos din sila dahil sakto lang sa pagkain ng pamilya ang kanyang kinikita sa pagtitinda ng plastic at langgana. Yung hirap talaga ng ano, nang mahirap kasi gusto mong ano, kumita ng ano. Gusto mong kumita lang medyo malaki para may sapat sa pamilya mo. Wala. Sana mayroon mo lang makatapos sa kanila sa pag-aaral para kung ano, hindi nila maranasan yung naranasan ko sa buhay. Kulang ang kinikita ko. Sa pagkain lang namin, ano na, hanggang doon lang, kulang pa. Kaya ito hindi ko na papagawa talaga. Nang makita ng kapatid sa Members Church of God International ang kalunos-lunos na kalagayan ng pamilya, hindi sila nagkatubili na mag-abot agad ng kanilang magagawa upang mabigyan sila ng maayos na tirahan. Salamat po sa Diyos, unang-una, sa napagkaloob sa akin, sa ating napakabuting samahan. Hindi ko masabi sa bibigyan kasiyahan ko na ako'y napagkalooban ng ganitong gandang bahay. Panatag na po yung loob ko dahil safety na po sila na may maayos na na pinto, maayos na bahay, malawak na po kung yung paggagalaw-galawan nila. Napakalaking pasalamat po sa Diyos.